hindi ka pwede hindi ka pwede magbigay ng range. Then, sige, kung okay lang. Basta nasa 6 digits. 6 digits. 1 month. Monthly. Wow. 6 digits. Oh, guys. Bilangin nyo yun, ha. 1 at 5 0. Yun, 1 at 5 0. Okay, 6 digits, mga kapatid, mga ka-tuber. What's up, mga ka-tubers? Nandito na naman tayo kay BTC Extreme at napaka-special po ng araw na to. Meron tayong i-interviewin. At ito po ay tungkol sa isang negosyo na pang-online. At kasama ko po ngayon si Anthony Ryan Garces. Isa po siyang email specialist. Ayan. So, Anthony, ano ba yung email specialist? Pakipaliwanag ka. Kasi di ba meron tayong Gmail. Kasi pag mag-re-register ka sa Facebook, kailangan mo ng email. So, yun yung paraan natin para mag-alok ng produkto. So, kaya siya tinawag na email marketing kasi ginagamit natin si Gmail para magbigay ng mga promotion, ganyan. So, usually kasi nung unang panahon, ang alam natin yung mga ads sa dyaryo o kaya yung mga flyers. Oo. So, ganun. So, yung email, dun pinadala yung digital na flyers. Ganun lang natin. Okay. So, ngayon naman, bakit naman ito ang negosyong pinasok mo? Kasi ito yung nakita ko na hindi ko naman masasabing madali, pero sa lahat ng mga marketing online, siya yung konti lang ang kailangan mong puhunan at kalaman. Kasi usually ang sikat ngayon yung chatbot, tapos yung Facebook ads, kasi Google Ads hindi na masyado eh. So, Facebook marketing or social media marketing, which is medyo mahirap matutunan at saka palaguin. So, sa email kasi, simple lang yung concept. Mag-send ka ng flyers through email at kapag ka nagustuhan nung nakabasa ng email, bibili siya. Okay. Oh, so, ganun lang yung concept. Ganun lang siya kasimple. Okay. Paano ka nagsimula sa negosyong ito? Ano yung history behind? Yung history kasi noon, nag-work ako as online virtual assistant. So, from there, nakita ko yung ginagawa ng boss ko. So, ano kasi, ang VA kasi, para siyang alalay, gano'n, ng boss. So, halimbawa, yung boss mo, may kailangan siyang ilagay sa blog niya or kailangan mong i-update yung mga list ng customers niya. Ikaw yung gagawa as assistant niya. Tapos kung meron siya mga schedule, ganyan, ikaw ang mag-aasikaso nun. Oh, bilang kaalaman doon sa iba, ano ba yung, bakit virtual assistant? Yun, kasi virtual, di ba, stands for parang digital. Virtual na hindi physical eh. Oo. Virtual reality, ganyan. Through screen mo lang makikita. So, ganun din kayo ng employer mo. Virtual ka, in a sense, hindi kayo nagkikita personally. Sa isang traditional na negosyo, parang siya yung secretary ng boss. Yun, oo. Secretary, virtual secretary. Virtual secretary, okay. So, virtual assistant. Through online lang kayo nakikipag-communicate. Ang iyong boss ay kung nasa ang lupalop ng mundo. Mapasaan man sa buong mundo, basta may internet. Yun. Okay. Pwede kayong mag, ano. Through that virtual assistant na naging trabaho mo, doon ka natuto. Nagkaroon ka ng knowledge pagdating dito sa pagiging email specialist. Oo. Kasi usually tayo mga Pinoy, mahilig tayo magnegosyo, diba? Oo. So, makita lang natin na nagtitinda ng fishbowl, tapos ang lakas ang dahil bumibili. Maingganyo tayo mag-start din ng business. Okay. Ngayon, ang nakita ko naman sa pinagtrabahuan ko is yung paraan ng pagbebenta. Kasi tayo mga Pilipino, or siguro halos lahat naman ng tao, hindi sanay magbenta. Oo. Andyan yung
mahihiya o matatakot. Mm-hmm. Siyempre, parang ikaw, hindi ka makapag-alok na, uy, bili mo naman tong gento ko, ganyan, ganyan. Oo. May mga tao kasing yung mahihiyain talaga. Eh, which is sa email, ang kagandahan doon, hindi kita yung mukha mo, pero masasabi mo yung gusto mong sabihin. At saka anytime mo ito magagawa, di ba? Anytime, oo. Tapos, meron din siyang automation na tinatawag. Yung kumbaga, pag isinet mo, pwede mo siyang iwan, automatic na siyang magsisend, automatic siyang magre-reply. So, ganun lang yung ano niya, kung paano siya tumakbo. Okay, okay. Gaano katagal mo na ginagawa itong bagay na to? Itong email specialist? Nag-start ako 2016. Ayun, alam mo na. Yung virtual assistant pala muna. Anong year ka? O gaano katagal mo ginagawa yun? Start ako virtual assistant mga 2016. 2017. Oo. So, mga ganong year. So, ngayon ay 2 years na. Oo. Mga ganon. Okay. Palipat-lipat ako nun eh. Okay. Oo. Itong pagiging email specialist mo, gano'ng katagal na? Anong naging ano ka? Para bang full-blown email specialist? Oo. Siguro mga 4 months pa lang. 4 months. Okay. And ano, very promising siya. Sobrang promising siya, in a sense kasi ang sa isang negosyo kasi ang pinakadugo or yung para mabuhay isang negosyo kailangan mo ng marketing. Okay, 'di ba? Oo. So bukod kasi sa puhunan, syempre, andiyan yung pagbebenta ng produkto mo. Kasi ang puhunan, yun lang yung para makabili ka ng pambenta. Para maibenta mo siya ngayon, kailangan mo ng marketing na tinatala. Oo. Kaya na ano ko siya na as promising kasi pag na-master mo yung marketing andyan na yung ano yung sales mo syempre. Oo. Diba? Nakakabenta ka na. So pag nakabenta ka may pandagdag puhunan ka pa. So pag napalago mo siya as in makikita mo yung business mo unti-unting lalago. Kasi may palagi ka ng customers. Yeah. May mga buyers ka na pala. Oh, speaking of kaperahan. Nasa magkano naman ang kinikita dito monthly? So, sa start, syempre, huwag tayo mag-expect ng malaki. Diba? Kasi sa email marketing, ang pinaka importante sa email is yung kung gaano karami yung sesendan mo ng email. Okay. So, syempre, sa simula, wala ka pang list na tinatawag o yung listahan ng mga email. So sa simula talagang yun ang pagtutuunan mo ng pansin na makaipon ka. Okay. So once na makaipon ka, let's say meron kang 1,000 email. Nagbebenta ka ng produkto worth 10,000 pesos for example. So sabihin na natin sa 1,000 10% lang yung bumili. So 10% ng 1,000 ay nasa ilang? 100. So, ang produkto mo ay 10,000. So, 100 ka tao pumili ng 10,000. So, ganun yung potential income. Diba? Okay, okay. So, 10% pa lang yun. Eh, what more if naka 50% ka ng 1,000? So, 500 times 10,000 pesos. Diba? Oo. So, ang laki ng potential niya talaga. Okay. Noong nagsisimula ka sa negosyong ito online, ano yung mga naging struggles mo? Siguro yung pinakamahirap na struggle is yung kung ano yung isesend mo sa email. Kasi di ba, lahat tayo, cellphone, marami tayong nare-receive na email na parang promotional. Mm-hmm. So, yun yung pinakamahirap na part is kung ano yung isesend mo. Na mapapansin ka ng tao at magugustuhan kung ano yung inaalok mo. Yun yung pinakamalaking struggle. Kasi, syempre, hindi naman kasi bago ang email marketing. So, marami na nagsimula, marami na rin gumagawa. Yun yung pinaka-struggle ko. As, kumbaga nagsisimula, start-up. Pag nagsisimula ng ganito, yan, di ba, naging virtual assistant ka, ganyan.
kailangan ba college graduate ka? Kailangan ba marami kang alam sa computer, etc.? Ganun. Ano bang requirement sa pagiging virtual assistant o para pumasok sa negosyo ito? Siguro ang masasabi ko lang requirements. Educational, wala. Mm-hmm. Kasi hindi man din ako graduate ng college. Mm-hmm. Mm-hmm. Siguro ang kailangan mo lang is yung passion at saka yung diskarte. Mm-hmm. At saka yung ano, kailangan mo lang mag-focus sa isang bagay. I see. Oh. So nung nagsisimula ka bilang virtual assistant, siyempre first time virtual assistant. Mm-hmm. So ano yung mga trainings na ginawa mo? Meron ka bang mga training o ano? Siguro yung training is mga online courses. Online courses. Kasi yung usually kasi sa pagiging PA, si employer, siya na yung mag-enroll sa'yo. Mm. Kasi syempre si employer, gusto nila na educated ka, gusto nila na up to trend ka sa mga lahat ng bagay. So sila talaga ang gumagastos para pag-aralin ka. Mm, so yun lang din yung may advice ko sa iba. Usually kasi tayo, di ba kailangan natin mag-aral para matuto. Mm-mm. Dito, so swelduhan ka na, matututo ka pa. Mm. Wala ka pang ilalabas na pera para mag-enroll sa courses na gusto mo. Kasi si employer na mismo ang mag-aalok sa'yo kung ano yung gusto mo. Wow. Na hindi siya salary deduction. Ang galing. Ibang klase yan ah. Mukhang very interesting talaga yung ganyan trabaho. Oh. And ngayon, dito ba sa areyang to, syempre international, di ba? Hmm. Ngayon, isa siguro sa requirement is magaling ka mag-English. Oh, siguro yan, number one requirement din. Hmm. Kasi foreigner ang ating employer. So, usually hindi naman kailangan may accent. Mm-mm. Basta lang maintindihan mo at ma-express mo yung gusto mo sabihin in English. Oo. Ay yung sinasabi natin na English Carabao, okay lang ba yun? Okay lang yun. Pero dapat sa email, dapat sa grammar, yung paragraph. Okay ang grammar. Kailangan ano yun. Kumbaga, malinis at saka maintindihan. Okay. Ngayon, 2 years mo nang ginagawa to, pwede mo bang ibigay sa amin kung range, kahit range lang, magkano na yung kinikita mo ngayon? Siguro sa average, more than, nasa 6 digits na rin. 6 digits na rin? 6 digits. Okay. Hindi ka pwede magbigay ng range. Hindi, sige, kung okay lang. Basta nasa 6 digits. 6 digits. 1 month. Monthly. Wow, 6 digits. Oh guys, bilangin nyo yun ha, 1 at 5 0. Yun, 1 at 5 0. Okay, 6 digits, mga kapatid, mga ka-tuber. Okay? Ang isa pa paling kagandahan nun, wala siyang taxes. So, nasa sa'yo na yun na kung magbabayad ka ng taxes. Oo. So, sabihin na lang natin, 100,000 and above. Mm-hmm. Pagka sanay na sanay ka ng ginagawa ito. Siguro, yung sinabi mo sanay na sanay, aabot ka na ng 500,000 nun. Wow. Yung sinasabi mo 6 digit, ito pa lang yung, kumbaga, di ba, pag nagnenegosyo ka, sabi parang kailangan mong tumawid ng bundok. Oo. Yung 6 digit na yon siguro umabot ka pa lang ng ano siguro mga almost 1/4 ng bundok. I see. Grabe, 500,000 pagka ano monthly. More than pa nga yung iba. Wow. May kakilala rin ako na kumikita siya. Kaya niyang bumili ng literal na kotse kada buwan. Yung Grandia ban, kaya niyang bumili cash monthly. Wow. Guys ha, email specialist. Grabe. So, ngayon, anong future plans? May team ka ba? Mag-expand ka ba? Or anong plano mo in the future? Ang plans ko is, kumbaga i-full-blown na yung
services ko to other clients abroad. Kumbaga, ibig sabihin, parang kukuha na ako ng team and mag-start na ako mag-advertise sa Facebook. Kasi yung ginagawa ko ngayon, referrals lang ng ibang clients. Okay. Eh, sa ngayon, nangangailangan ka ba ng mga tao? Sa ngayon, siguro yung, anong tawag mo dito? Sabi mo, mag-start ka na ng magbuo ng team. Mm-hmm. Mga ilang katao ang kailangan mo sa startup team mo? Mga ilan? Startup siguro, tatlo kami. So, dalawa pang tao. I see. Yun ang isa pang kagandahan doon kasi usually sa business, kailangan mo marami employees. Mm-hmm. Dito sa Gento, hindi mo kailangan ng ganong karami. Ayun. Para mas matutukan mo rin yung employee mo kasi yun ang importante na yung employee mo, happy din sila. I see. Okay. Huling katanungan, ano yung ma-advise mo sa mga gustong pumasok ng ganitong negosyo? Karamihan kasi nang naririnig kong advice is sikap at tiyaga. Mm-hmm. Yun naman yung usual na naririnig natin. Sipag at tiyaga. Oh, pero hindi yun yung i-advise ko sa iba. Oh. Ang i-advise ko sa iba is maghanap kayo ng bagay na passionate kayo. Okay. For example, ako mahilig ako sa computers talaga. Mm-hmm. So within that interest or yung passion, dun ka mag-start ng business. Hindi, mag-start ka munang mag-work na gano'n ang trabaho sa passion mo. Kasi, pag-start ng business, kailangan ng kaalaman. So, bago ka kasi magkaroon ng kaalaman, malaki ang gagastasin. Oh. Unlike na nagtrabaho ka na gano'n yung passion mo, sinuwelduhan ka na, natuto ka pa, meron ka pang pampuhunan. Mm-hmm. Diba usually ang problema natin is puhunan. Oo. Para magkapuhunan ka, magtrabaho ka doon sa passion na yon. And matututo ka kasi yung ginagawa mo sa trabaho, yun din yung gagawin mo sa business mo. At, tama. Makakuha ka pa ng free courses. Mm-hmm. Dahil sa employer mo, mas lalong lalawak yung kaalaman mo. Kaya pag nag-start ka, hindi ka na mahihirapan ng negosyo mo. Okay, diba? Okay. Napakagandang advice niya para sa ating mga ka-tuber, mga nanonood. Ayun po. Okay, so narinig po natin kung ano po ang trabaho ng isang email specialist. Actually, ina nga po, gaya po na sinabi ni Anthony kanina, marami na po ang nag-venture sa email marketing. Pero ito nga po ay depende kung ano yung passion mo. Okay? Hindi naman namin sinasabi o pinupwersa o iniinganyo namin kayo na maging ganito rin na isang email specialist. Ito po ay depende rin sa inyong passion. Oo. Kasi halos lahat naman ng mga passion ngayon, pwede na rin negosyo online. Ayun. Oo. So, ayun. Mga ka-tuber, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan po ninyo ang video ng to, please hit the like button. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please subscribe na rin po kayo para po updated kayo sa mga negosyo video ang ilalabas ko gaya nito. Yeah.